Dito sa lalawigan ng Sulu, natapos man ang martial law noong 31 ng December 2019, wala pa rin pagbabago sa paghihigpit ng seguridad. Kumpara sa mga nagdaang dekada, mas maiigting ngayon ang operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf. Kung ang Armed Forces of the Philippines ang tatanungin, ang ibayo at tuloy-tuloy nilang operasyon laban sa Abu Sayyaf ay nagdulot ng mga positibong resulta. Sa bawat pagtugis ng militar sa mga Abu Sayyaf, hindi biro ang peligrong kinakaharap ng mga sundalo ng 1st Marine Battalion ay kadalasang napapasabak sa mga rescue operations. Nitong nakaraang buwan lamang, dumating ang kanilang pagkakataong matagal nang hinintay. Dahil din po sa information from the civilian, sir, yung mga tao doon, sir, na nagsusumbong sa amin na yun nga, sir, may nakikita sila ng mga individuals na hindi naman taga doon, sinumbong nila yung location ng kalaban. So yun po yung nag-push sa amin, sir, to na pumunta doon sa area. Sa operasyong isinagawa, wala nang sinayang na oras pa matapos ang impormasyong nasagap at maiging pagpaplano. Ayon kay Captain Cacho, ang bihag na Indonesian na tangan-tangan ng Abu Sayyaf ay ginagamit umano nilang pananggalang sa mga militar, kaya't maingat na maingat ang kanyang mga tropa. Alam namin na nandyan sila, sir. Hindi lang kami makapaputok talaga kasi baka matamaan namin yung kidnap victim. So at the distance of yung isang team ko, sir, nasa 5 meters. Yung isang team ko naman, dalawang di pa lang sa kalaban. So very masukal yung area. So hindi kami makapaputok. And yung directive din po sa amin is selective fire. Kalkulado ang bawat galaw. Kumpiyansang ma-rescue nila ang bihag na Indonesian gamit ang mga makabagong kagamitan at determinadong mga tropa ng pamahalaan. At nang mabunggo ang mga kalaban bago magbukang liwayway, wala nang atrasan. Sa Sagupaang tumagal ng mahigit isang oras, nabawi nila ang biktima. Isang Abu Sayyaf ang napatay kasama ang pagkabawi ng ilang mga armas ng mga kalaban. Subalit sa naturang operasyon, isang kasamahang sundalo din ang napatay at dalawa sa kasamahan nila ang nasugatan. Subalit ayon sa kanilang company commander, masakit mang mamatayan ang kasama, ang hangaring ma-accomplish ang misyon ang pinakamahalaga sa lahat. Napakataas nung ano ko doon sa kanila, yung paghanga ko doon sa mga kasandaluhan namin, mga Marines namin na nag-wish ng buhay para sa ikakasuccess ng mga mission namin. So, hindi enough yung words na pinapagpapaabot ko nung the way ko sila, no, binibigyang parangal doon sa mga ano nila. That's how I value them. Matapos ang nangyaring malagim na pagpapasabog sa Mount Carmel Cathedral sa mismong bahay ng Hulo, kung saan mahigit 20 ang namatay at ikinasugat ng di bababa sa 100 katao, palagi nang nasa heightened alert ang ipinaiiral na seguridad ng militar. Mas pinatindi pa ang naging pag-iingat at pagbabantay nang sinalakay ng isang suicide bomber ang isang checkpoint ng militar dito. Ilang sundalo at civilian din ang nasawi. We came up with a very comprehensive and very responsive security template, combining all the experiences that we have, all the lessons learned. So we really look back, no? Tignan natin kung ano nangyari before, during our campaigns, na masasabi natin hindi tayo nananalo. So bakit? Yun ang tanong namin. Bakit hindi tayo nananalo? So nakikita namin na we need to readjust or make some adjustments on our campaign plan. Mm-hmm. We have to reconfigure our forces. We have to designate commanders who have better or best understanding on the dynamics of conflict. Sa experience po ng unit namin dito is nagkaroon na po ng IED blast sa daan. Okay. Na andun din yung tropa namin na kakandak ng route security. Pero na-recover naman din po yung mga gamit na ng mga napasabog ng kalaban. Saka safe naman din yung naging ano ng tropa natin. So naglalagay din sila pasabog sa daan, sir? Naglalagay din sila ng IED sa daan. Uh-huh. para maka-inflict ng casualty. Magandang gabi
Pilipinas.